puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ikapito ng buwan ng Oktubre, atin po ngayon ipinagdiriwang ang Mahal na Berheng Maria ng Rosario. At sa banal na misang ito, atin pong isama ang ating mga daladalang kahilingan. Special intention at misang pasasalamat na rin ni Madre Maria Consolata Clara. Maging ang ating mga kapatid na nauna na sa atin, mga kaluluwa, lalong-lalo na ang kaluluwa sa purgatorio, atin din pong isama sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Come on.
Pagbasa mula sa Magagawa ng Apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay magdagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Aleyo, at Simon ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariyang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ay makapangyarihan, banal ang Kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang Kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang Kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang Kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang Kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang Kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga takot sa Kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng Kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang Kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang Kanyang pangalan. Tinulungan niya ang Kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang Kanyang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaruroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon.
Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari itong gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sabi ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, ano daw ang naidudulot ng rosaryo sa atin? Iwala naman daw po ito sa Biblia. Ano ho? Wala naman po talaga tayong makikita sa Biblia ng salitang rosaryo. Subalit, ang Bible is in the rosary. Wala mang nakasulat, nakatagang rosaryo sa Biblia. Subalit, ang pinagninilayan natin sa rosaryo ay mababasa natin at makikita sa Biblia. Paulit-ulit daw ito. Sinabi sa ibang parte ng ating ebanghelyo, anong sabi ng ating Panginoon? Pagdilidilihan ninyo araw at gabi ang mga salita ng Diyos. At pag dinadasal po natin ang rosaryo, ito po ang ating ginagawa. Kahit paulit-ulit po ito, ang lahat na nakapaloob na salitang dinadasal po sa Abaginoong Maria, Ama namin, luwalhati sa Ama, lahat ng ito'y nakapaloob sa banal na kasulatan. Marami na po ang mga kababalaghan at himala na ginawa ng rosaryo na ito. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, 15th century, sa dagat po, karagatan ng Lepanto. Ano ho? And that was 15th century. Na kung saan ay gustong salakayin ng mga Muslim ang Europa para makuha nila ang Europe. Subalit, binangga ito ng mga Katoliko sa pamamagitan ng mga barko. Na kung titingnan po natin, ayon sa kasaysayan, mas maraming barko ang mga Muslim. Subalit at that time, ang Santo Papa ay si Pope Pio Ikalima. Hiningi niya ang panalangin ng lahat ng mga Katoliko. Magdasal kayo ng rosaryo dahil nanganganib ang pananampalatayang Katoliko. Pag nakuha ng mga Muslim ang Europa. Sa kabila noong pagiging marami ng kawal ng mga Muslim, magaganda ang kanilang mga sandata, malalakas sila, maraming barko, sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, natalo ang mga Muslim. Kaya nanatili sa mga Katoliko ang Europa. Ano ho? That was 15th century.
Kaya nga, noong una, nang itatag ang rosaryo na ito, tinawag po itong Our Lady of Victories. Subalit dahil ang victory na nakamtan ng mga Katoliko at that time dahil sa pagrorosaryo, kaya tinawag na po ito ngayong Our Lady of Rosary na ating ipinagdiriwang ngayon. Kahit noong 16th century, dito sa Pilipinas, ang mga Kastilang, mga Pilipino, Kastila at Pilipino, na kung saan ay gustong sakupin ang Pilipinas ng Dutch. Ang Dutch po ay Protestante. Ang labanan kasi noon ay relihiyon. Pag nasakop mo ang lugar, kung ano ang iyong nasakop, halimbawa kung yun ay gagawin mo kung ano ang iyong daladalang relihiyon. Subalit, sa pamamagitan din po ng pagdarasal ng rosaryo, kaya ipinagdiriwang po natin ang Lanabal sa Pilipinas ngayong araw ding ito. Dahil nanalo din po ang mga Pilipino kasama ang mga Kastila sa pagdarasal ng rosaryo. At kahit noong EDSA 1, kung bakit tayo nagkaroon ng Our Lady of EDSA, sa lahat na nandoon sa EDSA at the time para patalsikin ang rehimen, ang diktador, lahat ng ito'y ina-attribute natin sa Mahal na Birhing Maria, sa rosaryo na daladala ng mga tao na nagro-rosaryo na sa harapan ng mga tangke, ng mga armadong mga Pilipino din. Nanalo din po ang kapayapaan noon dahil sa rosaryo. Ang lahat ng ito, kung titingnan po natin, ay nakapaloob sa panalangin ng rosaryo. Napakahalagang panalangin ng rosaryo. Uulitin ko po ang sinasabi sa Biblia na huwag kayong magdasal ng paulit-ulit yung mga salita na walang kabuluhan. Ang sinasabi ng ating Panginoon doon na paulit-ulit na pagdarasal. Subalit ang Santa Rosario, lahat ng wording po nito ay nasa Biblia. Kaya makabuluhan po ito. Nauulitin ko nga po sa ibang parte ng Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon, pagdilidilihan ninyo ang salita ng Diyos araw at gabi. Kaya kahit memorizein po natin ang mga panalangin na ito at paulit-ulit nating dasalin, ito'y makabuluhan at ito'y dinirinig ng Panginoon dahil ito'y nakalagay sa banal na kasulatan. Uulitin ko po, wala man ang salitang rosaryo sa banal na kasulatan, subalit ang Biblia naman ay nasa loob ng rosaryo dahil kinumpos po ito sa pamamagitan ng mga salita na makikita po natin sa banal na kasulatan. Amen. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha, sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ay siya nawang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa banal na misteryo ng buong rosaryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang mahal na Berhing Maria ng Santo Rosario. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na Berhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Berhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami nabos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sunod ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapalit sa araw-araw at patawarin mo Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ang pagkailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
ang bigati at kalilima. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ay talon man ang pangamba, inupot ng pagkabaga. Ganta, hinirang natala na umaga. Kung ano man ang pangamba, di alintana sapagkat narin ka, ni unos ng bigati at kadiliman na gabi. Niya sa puso magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang,
inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, hindi na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas po ito kada Sabado at Linggo. Panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go dito sa pambansang Dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng simbahan. Pinapaalam din po namin na mula sa main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. At palagi po nating tandaan, ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. Ang mga religious articles na inyo pong pababasbasan, pwede niyong ilagay sa inyong mga upuan, kaya sa mga palad, habang nag-iikot ang pari at ang mga ministro para sa pagbabasbas. At hilingin natin sa ating Panginoon na kahit tayong mga tao na mababasbasan ang banal na tubig na ito'y ipagkaloob ang Espiritu Santo na gagabay sa atin at tutulong patungo sa buhay na ito na kung saan bat-bat ng mga problema at pagsubok na naway mapagtagumpayan ng lahat. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito at mga tao na mawiwisikan ng banal na tubig na ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon
at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Jesus, puso namin.